ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagkita si Gabriel at Marisa sa presento dahil bibisitahin ni Gabriel si Nanay Lusing at napag-alaman niya mula kay Marisa na sa Lunes pa pwedeng piyansahan si Nanay Lusing dahil weekends. At nasabi ni Marisa ang saluobin sa kay Gabriel na di siya makapaniwala na pinakulong ni Elise si Nanay Lusing, ang taong nagpalaki sa kanya at nag-aruga. At itinakwil niya ito dahil di niya pinaniwalaan at pinakinggan ang mga paliwanag ni Nanay Lusing. At doon ito naniwala sa mami niyang Belen. Pero malakas ang kutob ni Marisa at ipinamulat sa kay Gabriel na may sabwatan si Elise at si Belen. Dahil ang pagka-aresto sa kay Nanay Lusing ay itinaon mismo sa pinakamahalaga na kung saan magsasalang na sa presentasyon ng kumpanya ng La Sierra para sa Korean Fashion Week. Kung kaya't si Elise ang nakakuha ng bid dahil sa pag-urong ni Marisa sa presentation at pinili ang Nanay Lusing niya. Samantala, sa kondo nila Marisa ay nagtutulungan sina Hope at Jake, at kahit gumamit pa sila ni Jake ng takip ng kaldero panangga sa talsik ng mantika ay natamaan pa rin ang leeg at kamay ni Hope. Kaya nabitawan niya ang takip. Agad namang ginamot ni Jake ang mga paso ni Hope at dito dahil may muntik ng mamuong relasyon sa kanila noon bago pa malaman ni Hope na kapatid niya itong si Jake ay may mga damdamin na pilit paglabanan at iyon ay ang pag-ibig ni Hope sa kay Jake. Pero dahil si Jake ay alam niya talagang hindi niya tunay na kapatid itong si Hope ay pilit pa rin pinaglabanan ang damdamin niya sa kay Hope. Dahil sa pangako niya kay ibo niya na tutulungan niya itong makapaghiganti sa kay Elise. Samantala, sa Senyadosa ay nagkaroon ng selebrasyon ang pagkakuha ni Elise ng bid at habang nagtatagay sila ng inumin, ay pumasok si Marisa na galit at tinawag si Elise na hayop at sinampal niya ito sa harap ng mga tauhan. Gustong umawat ni Cesar pero pinigilan siya nito ni Elise. Dito galit na sinabi ni Marisa sa kay Elise na wala itong puso na pinakulong niya si Nanay Lusing para makuha ang deal at sinabi ni Marisa na kung totoong walang kinalaman ito si Elise ay mag-back out sa Korean Fashion Week. Pero sagot ni Elise na nanalo siya ng patas kaya di niya gagawin ang iniutos ni Marisa at ang mga tao ng Senyadosa at mga pamilya ay nakasalalay sa kanyang kumpanya. Pero giit ni Marisa, si Nanay Lusing ay hindi niya ba tinuring na pamilya? Kaya binalaan niya si Elise na humanda dahil idinama niya si Nanay Lusing sa kasakiman nito. Samantala, sa bahay nila Gabriel ay nakita ni Elise na nag-iimpake ng baon itong si Hope. Kaya nitanong niya kung saan ito pupunta at nasabi ng anak na magkikita sila na Jake para bisitahin si Nanay Lusing. Sinabihan ni Elise na dapat ang lola niya ang alagaan niya. Pero sagot ni Hope, iyon na nga ang ginagawa niya. Pero hindi sa lola niya Belen, kundi sa lola niyang Lusing. At nagulat pa si Elise nang nalaman na kasama pala si Gabriel. Samantala, si Madam Adelina ay tinupad ang pangako kay Marisa dahil kinausap niya ang ama ng judge na hawak ng kaso ni Nanay Lusing at ipinaalala ang utang na loob nila nito sa organisasyon kung saan si Madam Adelina ang naglinis ng iskandalo na kinasangkutan ng anak ni Judge Solomon at nagkaroon ng bantog na pangalan sa larangan ng pagkaabuga siya. Si Elise naman ay dinalhan ng inumin ang mami Belen niya at napansin ni Belen ang balisa ng mukha ng anak kung kaya tinanong niya ito. Dito nagtanong si Elise kung talagang sinadya siyang tinulak ng Nanay Lusing at kinumpirma niya ito na sinadya talaga. At ipinaalala ni Belen na si Lusing ay matagal nang pinapaikot ang ulo ni Elise. Dahil sa una ay alam nito ang relasyon ni Gabriel at Marisa noon pero inilihim ito kay Elise. At ang pangalawa ay ang paglihim nito na buhay siya bilang ina ni Elise. At pinaalala pa ng ina niya na ang dugo ay mas malapot kumpara sa tubig. Samantala, naghahaponan ang pamilya ni Gabriel ay napansin ni Elise na maputla ang anak at nilalagnat pala ito
at sinisiniilis si Hope dahil hindi ito nakinig sa kanya dahil napagod ito sa pag-aalaga sa kay Nanay Lucing at nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa, si Hope at saka si Elise. Kaya tinalikuran na lang ni Hope ang ina at sinunda naman ito ni Gabriel at sinabi na naintindihan ito si Hope pero hindi dapat naman nasagutin ito ang ina. Samantala, akay-akay ni Jake at Hope si Nanay Lucing palabas na ng kulungan at pinauna ni Gabriel ang mga bata at si Nanay Lucing at kinausap si Marisa. Dito humingi ng sorry si Gabriel pero sinabi ni Marisa ay wala siyang kasalanan. Bagkus, itong si Elise at Belen ay dapat humingi ng sorry sa kay Nanay Lucing niya. At sinabi ni Marisa na kilala-kilala niya si Elise na napaka-selfish nito at gagawin lahat makuha ang gusto. Lalong-lalo na ngayon na nandyan ang Nanay Belen niya na kumakampi sa kanya. Samantala, si Nanay Lucing ay masaya na nakita ang dalawang inaakalang apong si Jake at Hope na magkasundo. At pinayuhan niya ang mga ito na huwag talikuran ang pamilya at marami siyang ipinayo sa mga apo kaya niyakap nila si Nanay Lucing. Sa palagay niyo, may masamang mangyari kaya kay Nanay Lucing? Bakit puro bilin ang ginagawa niya sa kanyang mga apo? Abangan! Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking next video. Thanks for watching! Yeah!